Okay, Rochelle, are we okay? Meron bang problema? Walang problema, Ariel. Gusto ko lang talagang sabihin sa'yo kung anong dapat mong malaman. Okay. Rochelle? Guy? Yeah, is everything okay? Yes! Actually, paalis na rin tong si Ariel eh. Mm-hmm. Right, Ariel? Paalis na rin ako. I'll go ahead na, Rochelle. Gary. Sige. Rochelle, para masyado yatang seryoso yung usapan niyo ni Ariel, ah. Ay, hindi. Kinausap ko lang si Ariel at pinaliwanag ko sa kanya na magkaibigan lang talaga kami. At si Ara lang ang concern ko sa kanya. What about you? What brings you here? Si Didit kasi nakausap ko. Masama daw yung pakiramdam mo last night. So, nag-worry lang. So, are you okay? In fairness, updated ka sa balita, ha? I'm okay. Everything's okay and nothing to worry about. That's good, yeah. Okay. Rochelle, basta if you need anything, okay lang, dito lang ako lagi. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Salamat, Gary. I really appreciate it. Oh, nakita ko si Ariel. He looks upset. Nag-aaway kayo? Hindi. Bakit naman kami mag-aaway? Eh, wala naman kaming relasyon. Rochelle, there's something wrong. I can tell. Somebody sent me a text message from an unknown number. Oh, ano nga ba ulit yun? May girlfriend si Ariel? At hindi na sinabi sa akin. Eh di sana kinonfront mo. Sana sinumbatan mo. Bakit? Di ba sinabi ko naman sa'yo, wala kaming relasyon ni Ariel. So technically, wala naman akong karapatan para gawin yun. And yet, nung nabasa mo yung message na yan kagabi, nasaktan ka. Teka, yan ba ang dahilan kung bakit ka inatake? Kung bakit ka nahirapan huminga? Well, hindi naman. I don't think so. I have to admit na, oo, na-disappoint ako nung nalaman ko yung tungkol kay Ariel kasi he doesn't strike me as someone na manluloko ng babae. But to be honest, I don't think na yun yung dahilan kung bakit sumama yung pakiramdam ko. Just like what I said, wala kaming relasyon kaya wala akong karapatan para umarte ng ganun. Baka naman pagod lang si Rochelle. O baka wrong timing. Hindi ko nga po alam, Naibine. Bigla na lang siyang nagbago. Para bang ano? Sinasaran ako ng pinto? Baka naman apektado lang siya sa nangyayari dun sa mga bata. Bigyan mo muna ng espasyo. Tutal, wala pa naman kayong relasyon. Yun nga, Naibina eh. Magsisimula pa lang, parang wala na kaagad kapag apag-asa. Napapaisip tuloy ako. Sa tingin ko, meron pa talagang ibang dahilan kung bakit ako biglang iniiwasan ni Rochelle.